pagpupuri, alay namin sa'yo. Linggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y muling natitipon bilang mga kaanib ng angka ng Diyos, bilang mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, sapagkat siya ang ating kayamanan at ating kaligtasan. Tuwing Biyernes, ang ating misa ay pagpaparangal sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagpaparangal sa krus na kanyang pinasan, ang krus ng ating kaligtasan. Kaya't hilingin din natin sa kanya na tayo rin magbigay parangal sa Diyos, sa krus na ating tinatanggap, sapagkat sa pamamagitan nito, lalo tayong napapalapit sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya dumulog tayo sa ating mauwaing Diyos na nagpapatawad ng lubos. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan, ang mga mabubuting gawa na hindi natin nagawa. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako may nakapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham?
Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming bisis, at madalas nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong nararanasan ang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Maikatlo kong maranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamal akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa kong Hudyo, at sa mga hintil, mga panganib na lungsod sa ilang, sa dagat, sa mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit nagpagpupuyat, matinding gutom at huuhaw. Natikman ko ang paginaw, ngunit wala man lang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa ang araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamupuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon.
At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw sa halip. Impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata, ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyuna po na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, araw ng ating mahal na Panginoon. Kaya magkakasama na naman tayo upang magpakita sa Kanya at makita Siya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At bukas po ay kapistahan na rin ng ating pangunahing patron dito sa parokya, ang pinsan ni Jesus Nazareno, ang naghanda ng daan para makilala si Jesus Nazareno, si San Juan Bautista. Kaya palakpakan din natin si San Juan Bautista. Hindi laging kilala si San Juan Bautista bilang pangunahing patron ng Quiapo. Kaya pag sinabing tiesta ng Quiapo, ang nasa isip natin lagi ay Anuebe ng Enero. Pero sana, mga kadeboto, pakatandaan din natin, huwag nating kalilimutan si San Juan Bautista. Tahanan din niya ang ating simbahan dito sa Quiapo. At natitiyak ko, hindi ito mamasamain, hindi magseselos si Jesus Nazareno kung bibigyan din natin ng pagpapahalaga at debosyon si San Juan Bautista. Sabi nga ni Jesus Nazareno, walang hihigit pa, walang taong mas dakila pa kaysa kay San Juan Bautista. Siguro kung may ipagyayabang si San Juan Bautista, sabi niya, sabi ni Jesus Nazareno, wala nang mas dakila pa kaysa sa akin. Pero may sinabi rin si Jesus Nazareno, ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos, mas dakila pa kay San Juan. Kaya siguro, mapapatanong si San Juan Bautista, ano ba ang maipagmamalaki ko? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, lahat naman tayo may yabang. Aminin man natin o hindi. Lahat tayo may yabang. Meron nga lang iba talaga na ubod ng yabang. Napakayabang.
Pero sa totoo lang, lahat naman tayo may pinagyayabang. Parang kasalanan ho yan. Wala naman sa atin ditong walang kasalanan, di po ba? Kaya nga si Papa Francisco, nung tinanong siya, ano ang mailalarawan niyo sa sarili niyo? Sabi ni Papa Francisco, na ako'y makasalanan. Eh, lahat naman talaga tayo makasalanan. Ang tanong na lang, anong kasalanan mo? Hindi naman itatanong, may kasalanan ka ba? Kahit to si Father, tanungin niyo, isasabihin ko rin sa inyo, makasalanan ako. Pero alam ko, ang gusto niyong malaman, anong kasalanan ni Father? No, yung mga Marites, yan ang gustong-gustong malaman. Kaya ang tanong, no, lahat naman tayo may kasalanan. Ang tanong lang, ano? Ganun din, lahat tayo may yabang. Ang tanong, ano ang pinagyayabang mo? Sa totoo lang, pwede mo naman ipagyabang yung mga anak mo, lalo na napagtapos mo. Kahapon, no, ako'y nag-iikot, dinadala si San Juan Bautista sa mga bahay-bahay. No? Diba? Ganun ang mga sala natin, nandun ang mga diploma ng mga anak. Diba? Ang mga medalya. No? Ang nanay ko, no, naalala ko, laging nakapaskil dun sa sala namin, yung mga diploma namin. No? Kahit yung certificate of attendance ko lang, nakalagay na ron. No? Kasi nawawala na siya ng maisasabit. No? May pagyayabang mo yun. Sabi nga kahapon ng isa, napagtapos ko po sa tulong ng mahal na pong Nazareno. Kahit simpleng tao lang po ko, kahit tindera lang ako, napagtapos ko lahat ng mga anak ko. Lahat po sila ngayon, mga professionals na. Engineer, accountant, teacher. Anong pinagyayabang mo? Pinagyayabang mo yung mga mabuti mong nagawa? Pinagyayabang mo ba yung bago mong relo? Kaya miyat-miya, tingin ka ng tingin sa oras. Ikaw din, display ka ng display, baka mawala yan, no? Baka makonsonadahan niya ng kunsino. Anong pinagyayabang natin sa buhay? Lahat naman meron eh. Sa unang pagbasa nga, narinig natin si San Pablo. Anong pinagyayabang ni San Pablo? Na siya'y magaling mangaral? Na marami siyang nabautismuhan? Na marami siyang nabagong buhay? Pero anong sinabi ni San Pablo? Anong pinagyayabang niya? Sabi niya, makalimang beses ako, 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan binato. 4 kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan. Maghapod magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Napansin niyo po yung mga pinagyayabang ni San Pablo? Malimit kong paglakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga tulisan, sa mga hintil. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang balabal. Lahat ng paghihirap, yun ang pinagyayabang ni San Pablo para sa Panginoon. Tiniis niya lahat. Natuklaw siya ng ahas, kinulong siya, binugbog siya, inalimura siya. Yun ang mga pinagyayabang ni San Pablo. Pag pinagyayabang marin niya, kahit yung kahinaan niya, hindi siya naihiya. Diba tayo minsan, anong pinagyayabang natin? Yung kalakasan natin. Matalino ako, maabilidad ako, masipag ako. Pero anong pinagyayabang ni San Pablo? Ang kanyang kahinaan. Bakit? Sapagkat sa kanyang kahinaan, kung kailangan kong magpapuri, ang ipinagmamapuri ko
ay ang aking kahinaan dahil doon ko maipamamalas, maipapahayag ang kalakasan ng Diyos. Yun ang walang ibang hangad si San Pablo kung hindi ipakilala ang kalakasan ng Diyos. At kung kailangan siyang magdusa, kailangan siyang dumaan sa maraming pagsubok, kailangan niyang aminin ang kanyang kahinaan para lang maipahayag ang kalakasan ng Diyos, matamis niyang gagawin ito. Kaya mga kapatid, ito yung ating ipagdasal na ang ating hangarin, katulad ni San Pablo, katulad ni San Juan Bautista, katulad ni Jesus Nazareno, mabigyang parangal ang kalooban ng Ama. Maipakilala higit ang Diyos. Yun po ang pinakamahalaga. Masunod at mabigyang parangal ang Diyos. Maging si Jesus Nazareno, kaya nga niya pinasa ng krus. Kaya nga siya nagdusa upang tuparin ang kalooban ng Ama. Upang magbigay parangal. Diba ano sabi ni Jesus Nazareno, ang pagkain ko ay ang sundin ang kalooban ng Ama. Ang buong buhay niya, walang ibang tuon kung hindi parangalan ang Diyos Ama. At papaano ang pagpaparangal sa Diyos Ama? Ang pagsunod sa Diyos Ama. Hindi lang salita. Hindi lang praise the Lord, praise the Lord. Hindi lang pagtaas ng kamay at pagtingala sa langit. Buong buhay nila, kaya nga si San Pablo, kahit tiisin niya ang mga paghihirap, kung ito ang paraan para sumunod at magbigay parangal sa Ama, ito ang gagawin ko. Opo mga kapatid, maraming pamamaraan para parangalan ng Ama. At hindi naman sinasabi ni Jesus Nazareno na tayo maghirap. Ang tinatanong lang niya sa bandang huli, ano ba ang pinag-uubusan mo ng oras mo? Kasama ba ang pagpaparangal sa Ama? Ito po, tapatan tayo. Ang gustong yumaman, ang gustong umasenso sa buhay, ang gustong guminawa ang buhay, at yan ang dinadasal mo ngayon sa Poong Nazareno, pumalakpak ka nga kung gusto mong umasenso ang buhay mo. Yung gustong maging malusog at malakas ang pangangatawan, pumalakpak nga. Yung gustong mairaos ang iyong pamilya mula sa kahirapan, maipagtapos ang iyong mga anak para maging maganda ang kanilang kinabukasan, pumalakpak nga. Yung gustong maghirap, pumalakpak nga. Aba, nawala, no? Totoo naman yun eh. Natural ho yun. Wala namang gusto sa ating maghirap. Sino rito gustong magka-cancer? Wala. Sino rito ang gustong mabaon sa utang? Wala. Nakalimutan ko itanong, no? Sino rito yung gustong makabayad na sa utang? Malakas kaya ang palakpak noon? Marami kayang may utang dito ngayon, no? Pero itong lahat ng kaginawaang ito, opo, idasal natin yan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero wag nating kakaligtaan na ang lahat sana ng iyan may hangarin din. Yumaman tayo, lumakas tayo, lumusog tayo, umasenso tayo, pero wag natin kakaligtaan para lalong bigyang parangal ang Diyos. Para lalong bigyang papuri ang Diyos. Para lalong makasunod sa Diyos. Kasi kung yayaman ka, pero yayabang ka naman, at magiging maramot ka, hindi yan tunay na blessing. Naipagtapos mo nga yung mga anak mo, pero naging matapobre ka sa iba,
Hindi yan blessing. Nakapag-abroad ka nga, nakapasa ka nga sa board, pero dahil doon, mapanglait ka sa iba, hindi yan blessing. Dasalin natin yan at ibibigay yan ng Poong Nazareno, pero lalo kang pagpapalain, lalo kang mapapabuti kung lahat ng hinihiling natin, lahat ng binibigay natin, tunay nating maipagyayabang katulad ni San Pablo. Ano't ano ba ang dapat ipagyabang? Ang karangalan ng Diyos. Kaya wag lang ihinto doon. Lord, paasensuhin niyo ako para lalo akong makatulong sa iba. Lord, tulungan niyo po ako ngayon para lalo kong maipahayag ang kabutihan mo. Para lalo kong maraming mailapit sa iyo. Lord, patapusin mo ang anak ko para lalo siyang maging tapat sa iyo. Dugtungan natin yon noong mga dasal natin. Yun daw yung mata na sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi yun yung mata na mata natin sa ulo, kundi yun daw yung hangarin. Pag maliwanag ang hangarin, lalong liliwanag ang buhay. Pag madilim ang intensyon mo, sabi nga, anong kadiliman meron to? Kaya, mga kapatid, sa misang ito, ito yung ipagdasal natin. Dumulog tayo sa ating mahal na Poong Jesús Nazareno. Mahal na Poong Jesús Nazareno, narito po kami, may mga kanya-kanyang kahilingan, may kanya-kanyang pangangailangan. Kung ipagkakaloob mo nyo ito, salamat po. Ngunit huwag sana namin makalimutan na ang lahat ng hinihiling namin, sana lalong magpalapit sa iyo at sa aming kapwa. Yung mga hinihiling namin, lalong magbigay papuri at parangal sa iyo. Yung mga hinihiling namin, lalong makatulong na makasunod kami sa iyo. Sapagkat yun ang tunay na kayamanan, yun ang tunay na kaligayahan, na kami hindi malayo sa iyo. Kaya mahal na Poong Jesús Nazareno, huwag niyo po kaming pababayaan. Samahan niyo po kaming lagi. Basbasan niyo po kami lagi. Kaawaan niyo po kami lagi. Amen. Amen. Nagsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesús na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin at ang tugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo.
Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Tahimik nating idolog, gayon pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago, kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya araw-araw ng aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Nagsisimba, ipagdasal natin na lalo nating masunod at mabigyang parangal ang Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung kami naging masyadong mayabang sa aming sarili, nakaligtaan namin na ikaw ang tunay na kayamanan at kaligayahan namin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na gaalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa kapahamakan at tiyak na kapahamakan.
kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Poong Jesus Nazareno, salamat mo ang iyong pagmamahalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal Nazareno. Announcement. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras na ating mga misa sa araw na yon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-1215 ng tanghali na pamamunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-4 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang Marigala prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating simbahan. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hiatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa ating magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Kung makababalik po kayo bukas, sana po bumalik kayo. Piyesta ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang ating kardinal po ay pupunta para sa 12:15 Mass at Sunday schedule po tayo. Kaya marami po tayong misa. Sana po, natitiyak ko, matutuwa din ang Poong Jesus sa Sareno kung ipagdiriwang natin at magbibigay pugay tayo kay San Juan Bautista.
ang tunay na maipagmamalaki at kayamanan ay ang makatutulong sa atin lalong sumunod at magbigay parangal sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Somebody.